ka muna. Hi guys, welcome to Gilay's vlog. Yes. Guest po natin si Juan. Palagi talaga siya dito sa vlog ko. Idol ka naman. So ngayong celebrity dito. Idol dito sa ano, sa Madrid as a filmmaker. So interviewin natin siya about sa buhay OFW dito sa Spain. Oh, hindi ako ready dito ah. Pakilala ka naman. Hindi ka ready dito. Sanay ka na dyan. Ako po si Jay Juan, 27 taong gulang. 12 years na ako dito sa Spain. Pero umuwi ka sa Pinas? Sa buong taong ko na yon na nandito sa Spain, one time pa lang ako umuwi. What? Mga 5 years ago. Ilang taon ka nung first ay pumunta ka dito? Nakalimutan ko na eh. Pero ano na yun eh, second year. So nasa second year high school yun. 13 or 14 years ago. Oo, mga ganun, mga ganun. Kalahati ng buhay ko na. Kalahati ng taong ng buhay ko. So ngayon, 42 years old ka. Grabe ka naman. Mukha lang, pero hindi naman. Bata pa rin sa puso. Chat! Wala naman sa edad dyan nasa itsura yan. Chara sa puso. As a teenager, bakit mo naisipang pumunta dito sa Madrid? Actually, hindi ako yung ano, hindi ko decision na pumunta dito. Kasi, against mo? Hindi rin naman sa ayaw. Pero, syempre, kinuha ko ng parents ko dito para syempre bilang magulang gusto mo magkaroon ng mas magandang future para sa anak mo. So probably yun yung iniisip ng parents ko noon na kunin ako dito para mas magkaroon ako ng mas magandang future. Syempre abroad, sasabihin mo nung bata ka, uy, sasakay ako ng eroplano, ganito, ganyan, makakatikim ako ng mga chocolates, ng mga masarap na pagkain. Which is, oo, sige, sabihin natin na masarap nga ang buhay dito, pero hindi palaging masarap. Sa salita lang siya, hindi siya nagra-rap. Matagal na yung parents mo? Matagal na sila dito actually. Mga at least 20 years na sila dito at least. Yung nung dumating ka dito, nagustuhan mo bang manirahan dito? Nanibago ka ba? Kasi syempre may language barrier. Yeah, dyan. Oo. At first. Nung nandun ako sa Malaga, no? Sa Malaga kasi ako noon. Malaga ka? Sa southern part ng Spain. Wala akong mga kasamang Pilipino kasi sa pueblo lang ako nakatira noon. Ako lang yung Pilipino, hindi ako marunong mag-Spanish. Nahihirapan ako noon. Nahihirapan ako kasi hindi ko alam kung anong sasabihin ko, ano yung pinagsinasabi ng mga kausap ko. Kumbaga, hindi ko alam kung ako ba yung pinagtatawanan nila, mga ganun, o ako ba yung pinag-uusapan nila. Hindi ko alam eh, kasi hindi ko naiintindihan. Pero the good thing is, pag ibang lahi yung mga kasama mo, dun ka rin matututo mag-Spanish. So, pagdating mo dito, nag-aral ka ba? Kasi teenager ka pa eh. Oo, yun actually yun din yung challenge ko noon, yung struggle ko noon. Kasi nag-aaral ako ng second year high school. Yun na nga, dun ako nahirapan sa pag-aaral ko. Kasi hindi ko maintindihan eh. Sabihin mo, sige, science. Pero iba eh, iba, Spanish iba, eh. Spanish. Nabagsak ako actually twice. Tapos nag-aaral ako ng ESPA. ESPA ang tawag ng parang edukasyon sekundarya para adultos. Parang high school siya for adults. Kasi matanda na ako. Tumanda na ako, kaka-repeater, no? Actually, hindi ko rin naipasa. Kaya wag niyo akong gayahin, ha? Kasi ulagain ako, eh. So, nag-stop ka? So, nag-stop ako. Tapos, kung titigil ka sa pag-aaral, ganap ka ng trabaho. Typical na sinasabi yan ng mga parents dito, no, sa mga anak nila. Sa mga Filipino community, ha. Nag-start ako as a receptionist sa isang hostel. Pwede ba yun na, ganang edad, pwede ka na mag-work dito? Actually, ano na ako noon, 18 years, 18, 19. May nagpasok kasi sa akin na ka-church ko. Nag-work din ako ngayon as a barman, no, sa isang restaurant, waiter. Akala ko dancer. Agogo dancer. Ano lang yun, part-time ko. Pero ngayon naka-part-time lang ako sa work ko ngayon. Kasi dahil dito sa crisis, no? Tapos, yan lang. No, tapos ngayon, ano na, parang nagsa-sideline rin ako dito sa pag-video. Mga ganun. Sa paghanap mo ng work, may tumulong ba sa'yo o ikaw lang naghanap ng work? Naghanap ako noon, tapos may nag-suggest sa akin na kaibigan ng tita ko na pumunta daw ako dito sa isang place na para magpasa ako ng curriculum. So nagpasa ako, tapos mga ilang days tinawagan na ako. Sabi ako, start ka na sa Monday, ganito ganyan. Magkaka-girlfriend, may girlfriend na rin ako noon, so kailangan kong magkatrabaho. Kasi ayaw kong parang umasa sa parents ko o umasa sa kapatid ko na humihingi ng pera pang date. Tama! Kaya parang na-pressure din talaga ako na maghanap talaga ng work. Obligasyon ko na yun eh, na parang kailangan kong kumita ng sarili kong pera pang date. So yun. Tama nga naman.
Para sa mga lalaki dyan, maghanap kayong trabaho kung gusto nyo mag-date. Nerd! Sikat si Jay dito sa Madrid. Ay, wag naman ganyan. As a filmmaker? Hindi ako katulad ni Gilay. No. Sikat talaga siya. Ang galing talaga ni Jay maggawa ng video, film video. Huwag kang maniwala kay Gilay. Nakita niya yung ano ko, yung ilustrado ko na ano, char! Ilustrado na magazine na feature kami doon. Siya yung gumawa ng video na yun. So, bakit mo nakahiligang mag-film? Nung nasa Malaga ako, may ang hilig ko dati skateboard eh. Nag-skate ako. Tapos may nakita akong ano, nag-film ng skate video. Tapos nakita ko yung video niya na in-upload niya sa YouTube. Sabi ko, ay, ganda ng gawa niya ito ah. Parang naano ako, parang na-amaze ako. Na-amaze ako. Oo, na-amaze ako. Na-impress ako. Ang galing niya. Paano? Uy! 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 Ang nakita ko yon, parang sabi ko, parang gusto ko rin. Parang gusto ko rin. Kasi hindi ako ganun kagaling mag-skate eh. So sabi ko, since yung mga... Tumiwala ka sa skate. Since yung mga... Nagbagong buhay. Gumanon ako eh. So since yung mga kaibigan ko yung mga magagaling mag-skate, sabi ko, sige ako nalang yung mag-video, sabi ko. So yun, niregaluhan ako ng camera, ganito, ganyan. Pero wala pa akong kaalam-alam sa camera noon kung anong mga settings, anong picture profiles, mga ganun. Ang alam ko lang noon dati, i-press ko lang yung record button, then yun na, that's yun it. Na, dun na. Nung kasal na ako, dun ako parang nag-start na kumuha ng camera. Mm-hmm. Pero gawa lang naman. Nag-invest ka na. Pero ano lang yun, kumbaga sa GoPro lang yung gamit ko noon. Yun yung gamit ko noon, tsaka yung cellphone ko. Parang katuwaan na videos lang, mga ganun. Yun nga, nagtra-travel kami ni Mrs. Cellphone lang ang gamit ko. Okay. Gumagawa ako ng mga parang travel videos, gamit lang ang cellphone. Kung yun talaga yung hilig mo, tsaka yung nagpapasaya sa'yo, gawin mo talaga. Yung. Yung. Ako yung nagsalit. No, tama. Actually, tama naman yung sinabi mo eh. Parang gusto kong gawin to kasi nag-e-enjoy ako, parang ganun. So, dun ako nag-invest ng camera, maganto, ganyan. Actually, natutuwa nga ako kasi minsan may video akong ginagawa, no? Tapos may magko-comment na someone na, uy, tatak J1. Paano mo nalaman ako yan? Parang mga ganun. Kasi style mo yan. Alam namin yung style mo. Oo. Nakakatuwa lang kasi parang may mga someone na nakaka-appreciate ng mga gawa mo, no? So yun, tapos parang dahil sa mga yon, parang mas namo-motivate ka pang gumawa. Oh. Dahil sa mga ganung tao. Tapos ngayon, may grupo ko na dito sa Madrid na Kahaya Studio. Yes, sir. So, shout out Kahaya Studio. Yeah. Adam Waltz, Uzi, bagong member ng Kahaya Studio, Uzi. Pero anyone is welcome. Kahit sino, welcome dito sa team na to. Kung mahilig ka sa filmmaking, sa photography, welcome. Welcome lang kayo, magsabi lang kayo. Nag-shoot kami ng mga weddings, any events, debut, birthdays, communion, anything. Shoot kami. Kano ba? I-promote. Mag-message na lang kayo ha, Kahaya Studio. Kahaya Studio. So, yung sa kanila talaga, yung para sa akin pinaka-the best. Sinasabi mo lang yan sa harap ng camera eh. Plastic! Pero totoo ha? Huwag ako, Gilay. Huwag ako. Uy, sabi niya ng mga kaibigan ko, marunong, yung sa ilustrado, ang galing mo kaya dun sa ginawa. Dun sa ginawa natin. Kumustahin naman natin yung buhay mo dito as OFW. Okay, so, dati sa akin, nung pagkadating ko dito, sa ating mga Pilipino, karamihan, nasa isip natin na pumunta tayo ng abroad para magtrabaho. Okay, walang masama doon, no? Siyempre, punta nga tayo dito para magtrabaho, para makapag-provide tayo sa family natin. Pero para sa akin, hindi lang tayo nandito para magtrabaho eh. Nandito rin, may purpose, may dahilan, may reason kung bakit tayo nandito. Hindi lang tayo nandito para magtrabaho. Yes. O nandito rin tayo para mabuhay. Yung. May ano eh, may reason kung bakit tayo nandito. For example, si Gilay, nandito siya, hindi lang siya nagtatrabaho pero nagva-vlog siya. Nakaka-inspire siya ng ibang tao. For example, kung ang mindset lang talaga natin ay ganun, na hindi lang tayo nandito para mag-work. Nandito tayo dahil may reason kung bakit tayo nandito. At alamin natin kung ano yung reason na yun. Man, yung. Nakaka-proud na ba mga Pilipino ganun? The best talaga sumagot si Gilay. Grabe, nakaka-inspire. Kung panay bahay trabaho ka lang, then you're not living your life. Yun. Wow! Galing talaga. Speechless. Grabe ka naman. Nasal ako nung mga 22 years old. 22 years old ba ako noon? Bata mo naman! 22, 23. But ang ano mo sa
kalimutin ka sa mga ano, years sa ano? Actually, makakalimutin ako sa mga years, sa mga occasions. Kahit kinasa laging, na hindi niya yung misis ko, yung misis ko lagi akong pinapagalitan, laging nagagalit sa akin. Kasi, ano yan, hindi mo matandaan, ganito, ganyan. Sorry, mahal. Kasi ang tinatandaan ko ikaw. Yung. Nag-aano pa dito sa interview, humuhugot ng pot. Ang bata mo pa, Jay, bakit mo naisipang magpakasal sa, 23 years old ka? Yun na nga eh. Maraming nagsabi sa akin na, enjoyin mo muna yung buhay mo. Yeah, maaga pa, bata ka pa, enjoyin mo yung buhay mo. Pwede mo naman. Pero, naisip ko naman, pwede ko naman enjoyin yung buhay ko, nakasama siya. Tama. Diba? I mean, ba't pa ako maghihintay? Pwede naman akong mag-travel kasama siya. Pwede naman akong magpakasaya na kasama siya. Yung. Pag mahal mo kasi yung tao, makikita mo na sa kanya eh. Kung siya ba talaga yung panghabang buhay mo na. O hindi. Kaya sabihin natin na wala namang perfect na tao eh. Walang perfect na partner. Walang perfect na relation. Pero dun tayo natututo eh. Pero di porket hindi perfect, hindi na yun para sa'yo. Yung. So, sana lahat ng mga lalaki ganun mag-isip. Char! So, ngayon, Jay, ano masasabi mo o mensahe mo sa mga gustong mag-abroad? Sige lang, wala namang masama eh. Kung gusto nyo mag-abroad, punta kayo. I mean, siyempre, mahirap buhay sa Pilipinas eh. Ang lalo na ngayon, ang yung mga requirements doon, dapat nakapagtapos ka ng college. Yes. Dapat, I don't know, ilang years ng experience mo. Sabes, alam mo yan, parang ang dami nilang requirements. Tapos yung trabaho mo lang naman dyan ito. Come on. Tama. Oh, real talk yun eh. Dito, hindi mo kailangan ng Maraming requirements eh. Para sa akin lang, kung mag-abroad ka rin, dapat buhayin mo rin yung sarili mo. You like yung parang enjoyin mo rin yung buhay mo. Huwag ka lang puro bahay, trabaho. Yes. Huwag mong hayaan na maubos yung oras mo, yung araw mo na natitira sa buhay mo na bahay-trabaho lang. Yung. Nag-enjoy ka rin, katulad ni Gilay. Yes, I enjoy every weekend. Yun lang? That's all? Bira naman, kala ko pa naman. Kala ko, ano to eh? Ano? The buzz. Parala. Hindi ako si Today with Jay. Walang fast talk. Fast talk. Let's end this vlog. Yes, I think that's all for today's vlog, guys. So, sure. Thank you for guesting my vlog. Sure, Buhay FW. Maraming salamat sa pag-i-invite sa akin. Tsaka actually, maraming salamat din sa pagpayag na interviewin kita. Panoorin niyo yung video ko rin na in-interview kita. Yes! Wala na siyang ibang maisip. Wala na akong makilala ng iba eh, na willing eh. Actually, marami kong kakilala pero nahihiya. Alam mo naman si Gilay. Maka palang mukha. Oy, wala akong sinabi. Wala akong sinabi ah. Hindi mayayin, maka palang mukha. Gilay, Milcho. Iba, yun na yung intro ko na siguro sa vlog ko. Okay guys, so don't forget to subscribe our channel, Jay Juan and Gilay Milcho. And don't forget to share, like, and comment. Bye guys! Bye-bye! Sana yung nagano. Hi guys! Good day! Maayong adlaw! Magandang araw po sa inyong lahat. This video is sponsored by Nordic Authentication Agency of the Philippines or NAP. Guys, kung kailangan niyong kumuha ng documents from Pinas habang nasa abroad kayo, NAP can help. Pinadali po nila ang pagkuha ng NPI clearance, DFA apostille, PSA documents tulad ng birth certificate, at NMR. Recognized din po sila sa Danish Central Business Register. Kaya guaranteed po na legit at hindi peke yung mga dokumentong makukuha nyo sa NAP. For more info, just visit the www.authentication.dk or visit their Facebook at Fast and Easy Apostle PH. So, anong hinihintay nyo? Mag-inquire na sa Nordic Authentication Agency of the Philippines or NAP. Thank you guys and have a good day!